sa pagpapatuloy ng investigasyon kay Dismissed Mambat Tarlac Mayor Alice Guo, isa sa mga inuusisa ay kung paano siya nagkaroon ng mga dokumento gaya ng birth certificate, lalo't malaki pala isipan ng kanyang nationality. Mga suki, para maliwanagan tayo sa usaping falsification of public documents, makakasama natin ang lawyer na si Attorney Ann Jaisel Sacramento. Welcome po sa Dapat Alam Mo, Attorney. Salamat, magandang gabi po sa ating lahat. Gabi, Attorney. Attorney, kung hinihinalang fake ang birth certificate ng isang tao at patuloy niya itong ginagamit, may tuturin din bang peke o invalid yung mga dokumento o transaksyon na pinaggamitan ng peking birth certificate? Actually, yung mga dokumento na yun, mali yun. So, pwede siyang makonsider na fake. Kunyari, yung passport niya. Yung passport niya, based sa fake birth certificate. Sa peking passport. So, kaya lang, hindi mo siya pwedeng sabihin, hindi mo siya pwedeng anuhin na huwag na agad gamitin kasi meron tayong prosesong dapat sundin para mapakancel yun or para hindi magamit. Attorney, kung mapatunayang fake o falsified ang dokumento, ano ang legal repercussions nito? Kailan mo ito magiging null and void? Ano ang parusa sa namimeke ng mga public records? So, pwede silang kasuhan ng crime na falsification sa parte. Yung penalty nun, kulong. Pwede kang makulong. Kulong pala yun. Kulong yun. Kahit na ano pa yung finalsify mo, pwede kang makulong. Kahit na simple lang na falsification, makukulong ka dyan. Talaga? Bakit yung mga dati sa recto, hindi nakulong? Paano yung mga may kilala ko? Pinanganak siya, yun ang alam niyang pangalan niya. Nung nag-apply na siya ng passport, nakita niya yung birth certificate, iba pala pangalan niya. Iba naman yun. Ibang kaso yun. Kasi yung meron tayong tinatawag na clerical or typographical errors or mistake na pwedeng subject na petition for correction. So yun, pwede mo i-correct yun. Pero yung falsified, ibang usapan yun. Attorney, isa sa madalas na na-encounter na ating mga suki, extra letters, o yun nga, yung dinadagdag sa pangalan. Kapag may binago sa public record, gaya ng birth certificate, ano yung mangyayari? Wrong spelling na itinama lang ng may-ari, pwede ba yung ganun? Yung PSA certificate, binabago. Ganyan, hindi pwede yun, falsified yun. Kasi kunyari, nag-submit sila noon, tapos kumuha ka ng isa pang copy sa PSA. Makikita na mali, makikita na may binago ka. So, falsified yun. So, yung ahensya, yung pagsasubmitan mo, pwede niyang hindi tanggapin yun kasi merong alteration na tinatawag. Alteration. Di ba yung mga mahilig maglagay pa ng mga alias-alias niya? Bawal yun. Okay. Ito, attorney. Sa marriage certificates, kapag may nailagay na maling information gaya ng date o pangalan ng ninong at ninang, nalala ba agad yung kasal? Hindi naman, kasi totoo naman yung fact of marriage. Kaya lang, sa marriage certificate, nagkamali lang. So, pwedeng, yun, typographical or clerical error lang. So, pwede mo lang din siyang ipakorrect ulit. Hindi naman yung parang, hindi ka nakasal. Saka, di ba pagka sa birth certificate o marriage certificate, tapos mali pangalan ng ninong mo, ano ba yun? Hindi naman yata napakamalaking bagay, no? Di ba? Oo, pwede nga walang ninong at ninang. Ito pa. Para malinawan ng ating mga suki, ano-ano ang grounds sa sinasabing falsification of documents? Okay, falsification. So, may binabago ka na hindi tama. So, kunyari, ginaya mo yung handwriting or pirma ng isang tao para ipalabas mo na siya yung pumirma. Falsification yun. Binago mo yung petsa sa isang dokumento, kunyari sa resibo, binago mo. Falsification yun. Nagsabi ka na hindi totoo sa isang dokumento, falsification yun. So basta hindi totoo tapos may binago ka, falsification. Naglagay ka ng mga title, engineer, tapos hindi naman pala. May mga ganyan, papanggap na lawyer. Si Attorney, totoong lawyer to. Legit naman. Legit. Maraming salamat po si Attorney Ann Jaisel Sacramento. At thank you. Magandang gabi, Attorney.